Ang viral po ang post ng teacher na si Justine Veras mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Matapos mapukaw ang kanyang atensyon sa kanyang estudyante na itatago po natin sa pangalang Mr. De La Cruz. Habang nag-online class po kasi si Mr. De La Cruz, ay kasalukuyan din itong nasa construction site na kanyang pinagtatrabahuhan. Ayon po sa viral post ni teacher, ang ginawang ito ng kanyang estudyante ay patunay at simbolo na kahit marami ang nahihirapan sa buhay at napapagod sa bagong sistema ng edukasyon sa ilalim ng new normal, patuloy pa rin lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Samantala, umabot na sa mahigit 110,000 na reaksyon, 1,800 comments at 43,000 na shares ang nasabing post ni Teacher Justine. Kaya kausapin na ho natin si Teacher Justine para ipaliwanag niya itong nakita niya. Teacher Justine, good morning. Yes, good morning po. Itong estudyante mong si Mr. De La Cruz, ilang taon na siya? 23 years old po, sir. Ah, 23 na siya. Yes. Oo. Anong kurso ang kanyang kinukuha? Computer engineering. Yes, first year of computer engineering, yes. Oo. Paano mo nakita itong kinikwento ko kanina na habang nag-online class ay nasa construction itong si De La Cruz? Actually, all of my students are encouraged to open the camera during our virtual class so that makita ko dapat kung ano yung mga ginagawa nila, kung nakikinig pa ba sila sa akin for my lecture and so on. Then, before they start of the class, I leave one question to them about the history na topic namin for that day. And then itong si Mr. De La Cruz is sumagot. After niya sumagot, sabi ko, Mr. De La Cruz, please open your camera. Siya kanya sa akin sinabi na, sir, pasensya na, nasa ano ko, construction site. And by that time, parang nung sinabi niya sa akin, by that time, parang nasa kalagitnaan ako ng discussion ko about that history. Hindi ko muna pinansin. So, dire-diretso lang ako sa discussion. And then, nung sinilip ko yung class, yung ano ko, yung class ko, yung mga students ko, nakita ko na merong nagpapala, may hagdan, tapos meron pa akong nakita sa kanya na parang meron siyang kasama na meron silang ginagawa. It is related to the ano sa construction talaga. I think nagpapala or something, may hinahalo sila like that. Tapos sabi ko, oh my God, sabi ko, yung student ko, nakikinig siya habang nagtatrabaho. And then, itinry ko pa talaga kung nakikinig. So, nagtanong ako, another question. And then, ang ginawa, lumapit siya sa screen. Then, he shared opinion about, related to the topic na dinidiscuss ko. Sabi ko, ang galing ng bata. Nakikinig! Galing ng bata na to. So, talagang sabi ko nga, my God, sabi ko, na-inspired ako sa batang ito. Pero yung nangyari po na yun, sir, hindi ko yun na-recognize inside of the class kasi we have limited time to discuss the topic for that day. Tapos ang ginawa ko is, naghahanap ako ng ano, na magandang time to take a picture. Sabi ko, maraming may inspired sa bata na to. Because I am also a product of working student eh. Nakagraduate ako dahil working student din ako. So sabi ko, iba yung ginagawa ng bata na to. Despite of the challenges that we have in the midst of the pandemic, inaatinan niya pa rin yung klase niya at the same time, nakakapag-participate siya. So with that, I send a message to my students. Sabi ko, Nak, na-inspired mo ako, Nak, sa ginawa mo, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, naka-post ka sa Facebook. Sabi ko sa kanya, by that time, sabi ko, huwag ka mag-alala, wala ka namang identity doon. Ganyan-ganyan. Tapos, sabi ko, ang intention ko is to inspire another student na kagaya mong nagtatrabaho at nagsusumikap para makamit yung pangarap. Tapos sabi niya, sir, no problem. Tapos nagulat kami, nung umaga na, more than 24,000 na yung share and then marami ng likes and comments. Overwhelmed kami parehas, nag-uusap kami, nakandami natin na inspired. Nakandami na inspired sa ginawa mo. Yes. Kasi, laking tulong yan, teacher.
Yes po. Actually, tulong. Yes po. Actually sir, ang ano ko lang talaga, ang motive ko lang talaga is to inspire the other student na kagaya niya. But I am not expecting na marami magsisend ng help sa kanya, even piso-piso. Para daw pang-load. Pang-load niya daw, pang-load, sir. Pwede ba mahingi yung contact number ng student mo para naman may pang-load siya. Like that, sabi ko, chinak ko na naman yung student ko na permission to give your information kasi gusto nilang tumulong. Itong bata, itong estudyante ko na to, sir. So, kung tutuusin, sir, sabi niya, sir, nahihiya po akong ibigay yung information ko. Wag na lang po, ganun-ganun. Sabi ko, na-take the opportunity. They are willing to help. They inspired with your story, with our story. So, take this opportunity. But and now, magkausap pa rin kami. Sabi niya, sir, ang dami na nagme-message sa akin. Sabi ko, ganyan karami ang na-inspired sa kwento natin. Tama-tama. Tama-tama, teacher. Kasi nasa linya natin si Mr. De La Cruz. Oh, pakwento tayo kay Mr. De La Cruz. Ang hirap, masyadong formal, no? Mr. De La Cruz. Okay. Mr. De La Cruz, good morning. Good morning po, sir. Parang naiilang akong tawagin ka, Mr. De La Cruz, eh. Ano ba magandang palayaw na gusto mo? Rich na lang po. Para mas casual tayo, ha? Rich na lang po. Rich? Opo. Ah, sige, Rich. Oh. Rich, matagal ka na bang nasa construction? Kailan lang po, bali yung nag-open po ng MECQ yung ano namin, lugar po namin. Oo. Bakit ka pumasok sa construction habang ikaw yung nag-aaral? Kasi po yung ano po, yung college, ay yung senior ay ito lang po ako. Lalo ko na po talaga mag-apply ng trabaho para sa college ko, masuporta ko yung sarili ko. Kasi po, uy, galing. Po. 23 years old na po ako, medyo nahihiya na rin ako sa magulang ko na umasa pa. Kaya, gumawa po ako ng paraan para yun, makaano po ng trabaho at matulungan ko yung sarili ko. Anong trabaho ni tatay at ni nanay? Bali, yung nanay ko po, ano lang po siya, housewife lang po. Tapay, yung stepfather ko po, siya po yung ano po, medyo nagkakaroon ng kontrata sa electrical. Sa supply po, sa mamamayin sa bahay. Yun, hindi po ako sa kanya pumasok. Kasi siya rin po yung nagturo sa akin ng mga, ano, ng mag-electrical po sa supply po. Ayun, tinitrain ka ng stepfather mo para magtrabaho. Okay. Pero syempre, kahit sino naman magulang, ayaw na pagtrabahuhin yung kanila mga anak habang nag-aaral. Pero mukhang syempre, kinakailangan, no? Kinakailangan para sa extra income ng inyong family na ikaw ay magtrabaho. Hindi naman po. Kasi po, ano po, yung sweldo ko po, napupunta lang po talaga sa pag-aaral ko. Oo. Tama. Oh, para ano rin, parang pang-suporta mo rin, no? Sa iyong pag-aaral. Ilan kayo magkakapatid? Bali, siyampu kami. Siyampu kami sa... Kunti naman. Kunti lang pala kayo, no? Siyam lang, oh. Oo. Ay, paano? Sinong bubuhay doon sa siyam na ano, magkakapatid? Bali, ano po si... yung iba po kami, magkakaiba po kami ng tatay. Ah, yung dalawa, hiwa-hiwalay kayo. Ay, hindi kayo magkakasama. Rich. Nawawala ka. Rich? Yes, sir. May na po kasi... Ayan, nawala ka. Yes, sir. May na po kasi signal dito, sir. Hindi kayo magkakasama sa bahay. Iba-ibang tirahan ng mga kapatid mo. Hindi po, bali po yung iba, yung kapatid ko po sa una, nandoon po sa ano po, ay po ng tatay po nila. Ay ang tatay po namin. Oo. Tapos paano ka nakaka-concentrate sa pag-aaral mo kung ikaw ay nagko-construction? Ginagawa ko po, ano po, nagsusot po ako ng ano, yung ano po, earphone po para kahit takot po yung camera ko, tapos sa po yung cellphone, naririnig ko pa rin po yung mga sinasabi ng teacher. Wow, yung kaya pala nakakasagot ka pa rin sa mga tanong ni Teacher Justine. Ano bang pinapangarap mo, Rich? Bakit ayaw mong bumitiw sa pag-aaral? Kasi normally, di ba, sa mga ibang mga lugar, yung mga anak, pinagtatrabaho na lang. Huwag ka na mag-aaral, saka na. Trabaho ka na lang. Pero ikaw, pinagsasabay mo pareho. Bakit? Ano bang pangarap mo sa buhay?
Ang katwiran ko po kasi ano sir eh, kagito. Pag may tunang ka, may tutubuhin ka sir, may interest ka po. So, onting sacrifice lang naman po yung ginagawa ko. Oo, very good, very good. Ano raw, nag-viral ka, no? So may mga gustong tumulong sa'yo at may mga tumulong din sa'yo. Kamusta naman? Kamusta ang pagdating ng tulong mula sa mga tao? Medyo na gulat din po, nasaktan din po sa mga ano, kasi di ko po akalain na yung normal lang para sa akin, malaki pala, malaking bagay para pala sa para sa kanila. Oo. Ano klaseng mga tulong ang dumating sa iyo? Sabi po, yung iba po nagbibigay po ng sa Gcash po ng mga maliit na halaga na sama-sama po, malaking bagay din po. Sabi yung may magbibigay daw po ng mga magagamit ko para sa ano, sa online class. Oo. Kung sakali ba Rich, pwede ba nating ibigay yung ano mo, yung contact number mo? Kung okay lang sa iyo? Okay lang naman po, contact number lang naman po eh. Kasi baka may gustong tumulong, no? Baka malay mo, bigyan ka ng computer, bigyan ka ng tablet or ano man ang pangailangan mo sa yung online class o sa construction. Sige, pwede mo ba ibigay yung number mo? Apo, apo. Ano number mo, Rich? 0930-1000-1000-453. Oh, ulit. 0930-1000-453. At meron ka rin Facebook? Apo, sir, apo. Anong pangalan mo sa Facebook? Ay nga, well, hindi pala natin pwedeng bigay. Sorry. Ano na lang, tawagan nyo na lang po. Baka bigla mabuking kung sino itong kausap natin. Kasi tinatago natin, di ba? Estudyante. So para wala na lang mga issue dyan. Anyway, kasama natin si Teacher Justin. Anong gusto mong sabihin, Rich, sa yung teacher na nag-post itong kwento mo? Ayan siya, kasama natin ngayon. Sir, salamat sir. Kasi talagang hindi ko akalain na inspire po kayo sa isa po kayo sa unang na-inspire sa akin. So para sa akin naman kasi yung bagay na yun normal lang, pero sa inyo pala masyadong malaking bagay pala yung ginagawa ko. So maraming salamat po dahil sa inyo. May mga blessing na aking natatanggap. Yun lang po. So sana pagpalain po kayo ng Panginoon tulad ko. Yun lang po. Teacher, Yes, I'm so overwhelmed talaga, Sir Julius. Rich, I know that you are working hard for your studies. Wala na akong iba pang masasabi sa'yo, just to continue pursuing your studies para makamit mo yung mga pangarap mo. And I know why you are doing that because of your family. So strive hard. Ngayon, alam mo na hindi lang ako ang willing tumulong sa'yo. Maraming tao ang gustong tumulong sa'yo. Basta magiging open lang tayo sa kanila. So, as I observe na, I observe kasi Sir Julius, ano po eh, itong bata, ayaw niyang, sabi niya sa akin, sir, ayaw kong kumausap ng mga media like that. Sabi ko, nak, makakatulong ko sa'yo. Ito na yung blessing natin. God is good. And don't worry, Sir Julius, kasi sa akin, nagsisend ng help yung iba. So, rest assured that bigay mo 'yan mo. Bigay mo teacher yung number, yung GCash. All right. So my GCash number is 0907-051-5122. Ayan. Mm-hmm. At sa pangalan ni Justin Veras. Veras. Yeah. Kung gusto niyo pong magbigay ng help dito kay Rich, padala nyo na lang po ang inyong mga donation. No? Kasi, hindi naman importante kung gaano kalaki, di ba, teacher? Ang importante rito ay na-share mo at na-share ni Rich yung kanyang kwento. Kasi that in itself is enough para makatulong sa ating mga kababayan na nawawalan na ng pag-asa ngayong mga panahon na ito, na kaya pa rin, basta't mag-focus lang kayo sa inyong mga pangarap katulad ditong si Rich. Thank you, teacher, ha? You're welcome po, Sir Julius.